Ang nilalaman ng ating video. Jesus, que é isso? Vamos! Vai! Vai! Mula sa nakakakilabot na kamay sa swimming pool, mga multo sa toy store, aswang sa beach hanggang sa mga multo sa ospital, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang mag-amang ito habang masayang nasa swimming pool, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan sa pagtalon o pag-dive ng kanyang anak. Makikita sa video na pagka-dive ng kanyang anak sa swimming pool ay bigla na lamang may sumulpot na kamay na animoy nagproprotekta o pumipigil sa malakas na impact ng pagtalon ng bata buhat sa swimming pool. Makikita sa video na ang batang tumalon ay walang kamalay-malay sa mga kamay na humawak sa kanya sa kanyang pag-dive, habang ang ama naman nito ay nasa deck lamang ng swimming pool, na nag-aantay sa kanyang pag-ahon buhat sa tubig. Maya-maya pa ay kinuha na nga ng kanyang ama ang camera, pagkatapos ay siya naman ang tumalon sa nasabing swimming pool. Ayon sa kanyang ama, nang oras na tumalon sila ng kanyang anak ay wala silang kasama na malapit sa kanilang lugar. Ang kanilang mga kaibigan ay nakapwesto sa kabilang dulo ng swimming pool at malayo sa kanila. Kaya ikinagulat at ikinatakot nila ang bigla na lamang paglabas ng mahiwagang kamay na humawak sa kanyang anak. Kayo ano ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, isang gabi, ang gwardiyang ito habang naka-duty at nagroronda sa loob ng ospital na kanyang pinagtratrabahuhan, ay bigla na lamang may makukuhanan siya ng isang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. See, no. Makikita sa video ang bigla na lamang paggalaw ng wheelchair nang wala namang tao na gumagalaw dito. Habang nag-iisa ang gwardiya sa nasabing ospital, ay agad itong tumakbo papalayo sa nasabing hallway dahil sa kanyang nakitang paggalaw mag-isa ng wheelchair. Ayon sa mga viewers, maaaring ang wheelchair ay pinagalaw ng mga espiritu o kaluluwa ng mga pasyenteng gumamit nito na namayapa na. May nagsasabi din na pinapagalaw ito ng mga nilalang na namamahay sa nasabing ospital. Kayo ano ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang toy store namang ito na pag-aari ni Mario Lara mula sa bansang Mexico, na kung saan, ayon kay Mario ay palagi silang nakakaranas ng kababalaghan sa loob ng nasabing toy store. Mula sa pagbagsak o paglipad ng mga bagay mula sa shelf. Pag-andar ng power drill ng mag-isa nang wala namang gumagamit nito. Dahil sa mga kababalaghan at misteryo na nangyayari sa loob ng store ni Mario ay agad itong naglagay ng CCTV camera sa paligid at loob ng nasabing store. Isang gabi, ay bigla na lamang may nakuhanan ng CCTV camera ng nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti.
Makikita sa video ang bigla na lamang paglitaw ng isang nakakatakot na nilalang buhat sa gitna ng mga laruan na ito. Subalit bukod pa sa nakakakilabot na pangyayaring ito, isang araw habang nagla-livestream si Mario ay bigla na lamang nakuhanan nito ang kahalintulad at kamukha ng nilalang na nagpakita sa CCTV camera at nagmamasid kay Mario. Dahil sa kanyang takot ay agad itong tumakbo papalabas ng store. Ngayon may kisok, akumpanya. May mga nagsasabi na maaaring ang nagpakitang nakakatakot na nilalang ay isang laruan lamang na may sumanib na kaluluwa o espiritu. May nagsasabi din na isang haunted store ang tindahan ni Mario. Kayo ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ay sinasabing ang mga gumagala at pagpaparamdam ng mga multo ay nadedetect at nakikita ng mga hayop katulad na lamang ng asong ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na bago pa man bumalaw o bumagsak ang picture frame na nasa dingding ay napatingin na ang asong ito. Maya-maya pa nga matapos mapatingin ang aso na ito sa lugar ng kinaroroonan ng picture frame ay bigla na lamang itong bumagsak sa sahig dahilan upang magising ang kanyang amo na nag-aalaga sa kanya. May mga viewers na nagsasabi na kagagawa nito ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao ngunit nakikita ng asong ito. Kayo ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, habang namamasyal ang mag-couple na ito sa gilid ng beach, ay bigla na lamang may makukuhanan ang kanilang camera na isang hinihinalang aswang, may nagsasabi din na isa itong alien. Panoorin ninyong mabuti. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang nagre-report ang isang Indonesian media, ay bigla na lamang may nakuhanan itong imahe na hinihinala nila na isa itong multo o pangtiyanak o yung babaeng multo na may mahabang buhok at nakasuot ng kulay puting damit. Makikita sa video ang isang babaeng nilalang na nakasuot ng kulay puting damit sa may dulo ng parking area. Ang video na ito ay nakuhanan habang nagaganap ang isang sunog sa isang mall sa Indonesia. May mga nagsasabi na ang kanilang nakita ay isang multo, may nagsasabi din na isa itong pontianak. Kayo ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang gwardiyang ito na naka-assign na panggabi sa isang ospital, ay hinihinala niyang isang haunted na ospital ang kanyang pinagtratrabahuhan dahil sa madalas na pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang na namamalagi sa nasabing ospital. Hinihinala ng gwardiyang ito na kagagawa ng mga taong na mayapa na sa ospital ang may kagagawa ng mga paranormal na pangyayari na nagaganap sa loob ng ospital. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera, I'm like, you know what, I'ma calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all see that? Makikita sa video ang pagdaan ng isang kulay puti na figura na animo'y isang multo o espiritu na agad namang ikinagulat at ikinatakot ng nasabing gwardiya. Ang ganitong karanasan ayon sa gwardiyang ito ay first time niyang maranasan kung ikukumpara sa mga dati niyang trabaho. Matapos lamang ang ilang araw na pagpapakita at pagpaparamdam ng nasabing mga nilalang,
ay may makikita at makakaramdam muli ang gwardiya ng isang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. It's faint though. I looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitated, so I just do something, because I didn't know what to do. You know? But that time it came from over my head though, for some reason. I don't know. But I'm like, dahil sa muling pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang sa gwardiya, ay agad nitong kinuha ang isang libro upang ibato sa nasabing figura na kanyang nakita upang umalis. Subalit lingid sa kaalaman ng gwardiyang ito, ay mangyayari muli sa kanya na panibagong pagpapakita at pagpaparamdam sa panibagong lugar sa loob ng haunted hospital na ito. Panoorin ninyong mabuti. Look at that. There's no way that could have failed by, like, somebody didn't do that. Something did that by itself. How could a ceiling like fall on its own like that? Makikita sa video ang pagbagsak ng bagay mula sa itaas ng kisame ng nasabing ospital. Hinihinala nila na ang nakakakilabot na pangyayaring ito ay kagagawa ng mga multo na gumagala sa loob ng ospital. Makalipas lamang ang ilang araw ay may makukuhanan muli ang CCTV camera ng isang nakakatakot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Look. There you go. Look at that. It was cold. I'm like, oh. I wanted to follow it and feel. See, I'm trying to feel, like, follow the cold breeze. I saw it going towards the elevator. So I went there. It was actually a cold breeze towards the elevator, then it just stopped. So I'm like, damn. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what the f-? Something touched me. I'm still trying to see, like, where is it at? Like, it vanished, so how is it still touching me or something? I don't know. It's creepy. Makikita sa video na matapos makakita ng isang nilalang ang gwardiyang ito ay agad niya itong sinundan. Subalit maya-maya pa ay bigla naman itong nakaramdam na parabang may humawak sa kanyang batok na kanyang ikinagulat at ikinatakot. Maraming viewers ang naniniwala na ang nasabing ospital ay isang haunted dahil sa dami ng pasyente na namatay dito. May nagpapatutuo din na naranasan din nila ang kahalintulad ng naranasan ng gwardiyang ito. Kayo ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.